Bagay na bagay raw kay Kara ang kanyang pangalan. Nangangahulugan daw kasi ng magandang muka ang buo niyang pangalang Carabella. Sabi ng kanyang ina, ipinaglihi raw siya nito kay Kate Winslet ng Titanic. Kaya naman kahit na purong Pilipina siya, ay mamula-mula ang kanyang buhok. Maputi ang kanyang makinis na kutis at light brown ng mga mata. Mahubog din ang kanyang katawan at mahahaba ang mga bias. Taliwas sa maliliit niyang mga magulang. Kaya naman may ilang nag-aakala na isa siyang banyaga. Lumipas ang ilan pang panahon at lalong namukadkad ang kagandahan ni Kara. Kung dati sinasabing anak siya ng isang banyaga, umugong naman ang panibagong chismis na anak siya ng engkanto. Pabago-bago raw kasi ang kulay ng kanyang mga mata. Minsan ay light brown, pagkatapos ay magiging abuhin, hanggang sa maging berde. Bilang dalaga na rin naman siya ng mga panahong yun, ay tinawanan na lamang ni Kara ang chismis. Alam niyang normal ang pagbabago ng kulay ng isang tao. Dumedepende lamang yun sa tama ng liwanag. Kung si Kara ay natatawa lamang, iba ang atimira niya. Umiinit ang ulo nito kapag napag-uusapan siya. Hindi dahil ayaw nito na nilalait o inaapi siya, kundi dahil bida-bida raw siya. Kesyo palagi na lamang siya ang laman ng usapan. Para daw sa kanya na lamang umiikot ang mundo, gayong kay gulo ng lipunan, na marami raw batang nagugutom o namamatay sa EJK. Pero ang kagandahan niya ang iniintindi ng mga tao. Lalo tuloy natatawa si Kara at sa tuwi na ay pabirong sasagutin ng kanyang ate. Kapag ba pumangit ako ate, maaayos ang gulo ng mundo? Lalo namang mag-aaso sa galit ang ate niya. Nakasanayan na siguro ni Kara na galit sa kanya ang nakakatandang kapatid. Kaya hinayaan na lamang niya. Kahit anong gawin niyang pakikipaglapit dito, ay tila desidido itong awayin siya. Papasok sa unibersidad si Kara ng araw na yon. Tinatanguan at ngingitian niya ang lahat ng bumabati. Para na nga raw siyang kandidato na nangangampan niya, anang isang kakilala niyang nakasalubong. Pagpasok pa lamang niya sa gate ng kanilang paaralan, ay dama na niyang tila may nakatitig sa kanya. Sa totoo lang ay nakasanayan na naman niya ang pakiramdam na tinititigan. Ngunit iba ang mga oras na yon. May kilabot na hatid ang kung sino mang nakatingin sa kanya. Nagpalingali nga siya. Maraming ang nakatingin sa kanya. Ngunit hindi ang mga yon ang nagbibigay sa kanya ng kakaibang pakiramdam. Nagulat na lamang siya nang biglang may sumigaw sa kanyang likuran. Napapitlag siya. Kaya mariin niyang ipinikit ang mga mata. Pinaghahampas niya ng dalang libro ang kaibigang si Marco. Tawa lamang ng tawa ang lalaking nang gulat sa kanya. Walang kamalay-malay ang dalawa na isang pares ng nagbabagang mga mata ang nanlilisik ang tingin kay Marco. Sunod-sunod ang paghinga nito ng malalim na ikinausok pa ng ilong nito. Ginabi ng uwi si Kara. Nangako kasi si Marco na ihahatid siya nito pa uwi. Maghintay lamang daw siya saglit. Naghihintay siya sa waiting shed sa labas ng universidad. Sa di kalayuan ay nakamasid na naman ang pares ng nagbabagang mga mata. Nakita nitong papalapit si Marco kay Kara, kasama ang ilang kaibigan. Muling umusok ang ilong nito sa galit. Pagkakuwan ay patakbong lumapit sa grupo ni na Marco. At isang kamay na dinagit ang apat na lalaki. Ni hindi na nakakibo ang mga ito sa bilis ng kanyang pagkilos. Dinala niya sa likod ng universidad ang mga lalaki. Litong-lito ang mga ito at kakapa-kapa dahil sa dilim habang tinatawag ang isa't isa. Parang bulag ang mga ito na kahit magkakalapit naman ay hindi magkatagpo-tagpo. Nang tumama ang paningin niya kay Marco ay muling nagsiklab ang kanyang galit. Una niya itong dinakma sa binti
at itinarak sa lupa ang ulo na tila sibat. Lumikha yun ng pagkalampag ngunit hindi na nakakibupa ang lalaki. Naalarma naman ang mga kasamahan nito dahil sa narinig. Pagkatapos ay isa-isa na rin niyang sinintensyahan ang mga ito. Pinapapak na ng lamok si Kara. Alas 8 na at nagtitext na ang kanyang ina. Nag-aalala na ito dahil late na siya ng isang oras sa pag-uwi. Muli niyang nilingon ang bungad ng universidad. Walang anino ni Marco. Nag-text na lang siya rito na mauuna ng umuwi. Kinaumagahan ay suspendido ang klase sa universidad ni Nakara. Natagpuan kasi ang bangkay ni Marco at tatlo pa nitong kaibigan sa may forest park ng paaralan. Nakabaon ang ulo ng mga ito sa lupa at bali-bali ang mga buto. Para daw pinukpok ng napakalakas ang ulo ng mga ito, kaya ultimo mga buto ay nadurog. Ganoon na lamang ang hinagpis ni Kara. Matalik niyang kaibigan si Marco. At ito lamang ang tanging lalaking nakilala niya na hindi siya binalakligawan. Ngayon ay wala na siyang best friend. Tila naman dinurog ang puso ng may-ari ng pares ng nagbabagang mga mata. Ayaw niyang makitang umiiyak si Kara. Habang lumuluha ang dalaga sa silid nito, ay nagpadala siya ng mabining simoy ng hangin at pinahuni ang mga ibon sa labas ng bintana nito. Ilang saglit pa ay nakatulog na si Kara. Lumipas ang ilan pang panahon at unti-unti ring natanggap ng dalaga ang pagkawala ng kaibigan nito. Ikinatuwa yun ng nilalang. Ngunit hindi ang pagdating ni Dex. Isa itong masugid na manliligaw ni Kara. Hindi na lamang matanggihan ng dalaga dahil pamangkin daw ng mayor. Abusado si Dex at gusto'y makuha ang ibig. Hindi iba si Kara sa mga nagustuhan nito na kailangan makuha. Isang gabi ay naghihintay si Kara ng masasakyan. Nang tumigil sa tapat niya ang kotse ni Dex, bumaba ang salamin nito at niyaya siyang sumakay ng lalaki. Ihahatid na daw siya nito. Ngunit naaamoy niya ang alak sa hininga nito. Kaya magalang siyang tumanggi. Ngunit mapilit ito, nagtaas na ito ng boses na ikinabahala ni Kara. Pinagtitinginan na rin sila ng ibang tao. Akmang bababa ito ng kotse upang hilahin siya nang bigla itong umarangkada at bumangga sa likod ng isang nakaparadang truck ng simento. Napanganga na lang si Kara nang makita kung gaano kayupi ang sasakyan ni Dex. Nagtakbuhan ng mga miron palapit dito kaya nakitakbo na rin si Kara. Napaduwal siya nang makitang nakalawit ang kalahati ng katawan ni Dex sa gilid ng pitpit nitong kotse. Pumutok ang bahaging kaliwa ng tiyan nito at doon lumabas ang mga laman loob na nagkalat sa kalsada. Samantalang malalalim naman ang hininga ng may-ari ng pares ng nagbabagang mata habang nakakapit sa likod ng kotseng itinulak nito. Birthday ng Kuya Jamir ni Kara. Kaya napagpasyahan nilang mag-anak na magtungo sa Tagaytay. Isinama pa ng ate Mira niya ang nobyo nitong si Benedict at ipinakilala sa kanila. Maayos naman ang pagpapakilala ng ate niya sa mama at Kuya Jamir niya. Ngunit pagdating kay Kara ay iba ang sinabi nito. Bunso nga pala namin si Kara. Maganda lang yan pero may dalay ang malas. Alam mo ba, lahat ng lalaking malapit dyan namamatay. Nawala ang ngiti niya pero tumawa lamang si Benedict at kinamayan siya. Ang mama naman ni Kara ay tumingin na lamang sa kanya na tipong nakikiusap na pagpasensyahan na lamang niya ang kanyang ate. Ngunit hindi pumayag ang kuya niya na pinatulan ang hirit ni Mira. Nagsalita ang wala nang ang ganda pero may dala pa ring malas. Anito habang nakawaki face sa ate nila. Nagkatawanan na lang sila. Ngunit napikon naman ng ate niyang hinampas-hampas ang birthday celebrant. Habang nagpapahinga sa may veranda kung saan tanaw ang Taal Lake, ay nilapitan ni Benedict si Kara. Kaya pala ayaw akong isama ni Mira sa inyo eh, ani Benedict. Bakit naman?
tanong ni Kara. Tinitigan siya ng lalaki sa mga mata bago sumagot. Alam kasi ni Mira na posibleng ipagpalit ko siya sa little sister niya. Kumindat pa ito. Nahindik si Kara, ngunit mas nahindik pa siya nang biglang nawalan ng panimbang si Benedict. Tila ito tinulak upang mahulog sa beranda. Napasigaw siya habang nakahawak sa braso ng lalaking mahigpit mang nakakapit sa railings ay tuluyan ngang tumilapon sa bangin. Ganun na lamang ang sigaw ng mga nakakita, maging ng kanyang ate na bigla siyang sinugod at pinagsasampal. Pinagbibintangan siya nitong itinulak ang lalaki kahit marami namang nakakita na hindi niya yun ginawa. Kumalat ang balibalitang may dalangang malas sa mga lalaki si Kara. Pinangilagan siya ng mga dating tagahanga. Ngunit mas malubha pa roon, tumistigo si Mira laban sa kanya at sinabing itinulak talaga niya si Benedict. Kahit anong gawin niyang paliwanag sa kanyang kapatid ay ayaw nitong maniwala. Sarado ang isip nito. Masakit para sa kanya ang masabihan na malas, ngunit mas masakit sa sariling kadugupa yon ng galing. Hindi nakatiis ang may-ari ng pares ng nagbabagang mga mata. Hindi niya makayanang makitang nagdurusa si Kara. Ayaw niya na nasasaktan nito. Pinuntahan niya si Mira at sinakal. Kinaumagahan ay hindik na sigaw ng ina ni Kara ang gumising sa kanila. Agad siyang bumangon upang alamin ang nangyari. Ngunit sinalubong lamang siya ng sampal ng kanilang ina. Pagkatapos ay kinaladkad sa silid ni Mira at halos ingudgod siya sa maputlang mukha nito na may marka ng kamay sa leeg. Paulit-ulit nitong itinanong kung paano niya nagawang paslangin ang panganay na kapatid. Maging si Jamir ay hindi makatingin ng diretso sa kanya. Tila naniniwala itong siya ang pumatay sa ate Mira nila. Tumakbo si Kara palayo. Sa katatakbo ay hindi na niya malaman kung saan siya nakarating. Hanggang sa napagod na lamang siya at nakatulog sa ilalim ng puno ng kawayan. Nagising si Kara sa malamig na simoy ng hangin. Nang magmulat siya ng mata ay hindi niya napigilan ng mapasigaw. Isang nilikha na nagbabaga ang mga mata. May ulo at binti ng kabayo. Ngunit ang leeg, mga kamay at katawan ay sa tao. Isang tikba lang. Nagsisigaw si Kara at nagtatakbo. Ngunit bawat takbo niya ay bumabalik lamang siya sa harap nito. Hanggang sa mapagod na naman siya at mapaupo na lamang. Nakita niya ang paglapit ng tikba lang sa kanya. "Huwag mo akong sasaktan, pakiusap!" Umiiyak na wika ni Kara. Umiling ang tikba lang. Hindi bumubuka ang bibig nito, ngunit naririnig niyang magsalita. Sinabi nito ang lahat-lahat ng hindi niya nalalaman. Ipinakita sa pamamagitan ng isipan ang mga bagay na nakatakdasa ng mangyari sa kanya kung hindi nito pinigilan. Pinaslang nito si na Marco. Dahil pinagpaplanuhan siyang halayin ng grupo ng best friend niya. Ganoon din si Dex na hindi talaga titigil hanggat hindi siya nakukuha. Itinulak nito si Benedict sa bangin dahil binabalak nitong halikan siya. Pagkatapos ay sasabihin kay Mira na siya ang nangakit dito. At ang panghuli, ang ate Mira niya ay pinatay rin ito. Dahil binabalak siyang ipahalay ng kanyang kapatid sa mga kaibigan ni Benedict. Lalo siyang napaiyak. Ano ba ang naging kasalanan niya para pag-isipan ng hindi maganda ng mga tao sa kanyang paligid? "Ginawa ko ang lahat ng yun dahil pinoprotektahan kita. Dahil mahal kita." Ang sabi ng tikbalang sa kanyang harapan. Napatitig si Kara sa engkanto at bahagyang napangiti. 2 linggo matapos ang pagpanaw ni Mira at pagkawala ni Kara, ay patuloy pa ring pinaghahanap ng mga alagad ng batas ang huli. Naniniwala kasi ang ina ng magkapatid na ang pagkawala ni Kara ay isang kumpirmasyon na ito nga ang pumatay sa nakakatandang kapatid.
Habang nagtatanong ang mga pulis sa ilang estudyante sa universidad kung saan nag-aaral si Kara, ay biglang bumuhos ang ulan. Napatingala ang mga pulis habang nakasilong sa waiting shed. Pre, naniniwala ka ba sa pamahiin? Tanong ng isang pulis sa kasama nito. Pamahiin? Nakapag daw maaraw pero umuulan, may ikinakasal na tikbalang.